Hello guys, magandang araw. Ako po si Michelle. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung bakit nga ba ako nag-vlog. Kung bakit ako pumasok sa pagba-vlog. So, ganito po nangyari noon. Nag-start ako noong March yata yung January. Mga ganun po, January or March noong 2018. Kasi po nag-decide ako na mag-vlog that time. Noong December 2017 kasi nagkaroon kami ng problema. At hindi naman problema as in nagkaroon na kami ng emergency sa father ko. Yung papa ko kasi nasa Pinas, nasa ano siya. Bigla siyang nagkaroon na nalaman namin na mayroon pala siyang stage 5 na kidney failure. So, siyempre po ako, nandito ako sa malayo. Gusto kong malibang yung sarili ko. Kasi siyempre sino po ang anak na gusto na may nangyayaring ganyan. Yung stress, yung depressed, papasok sa utak mo kasi pagod sa trabaho. Tapos may iniisip kang hindi maganda na nandoon sa pamilya mo na may sakit. Siyempre, gusto mong malibang yun sarili mo. Para, kasi pag laging yun ang iniisip mo, laging yun ang nasa utak mo, hindi ka malilibang, magkakasakit rin kami dito. So, ganun, yung unang dahilan po yun. Paano ko nalaman na ito yung vlog na gusto ko? Pagbablog ang gusto ko. Kasi, kahit malungkot ako, na-express ko yung nakakapaglibang ako. Tapos that time talaga, panay ang iyak ko. Panay talaga ang iyak ko. As in, kahit hanggang ngayon, ganun yung, nandun pa rin kami. So, yung papa ko, nagda-dialysis po siya, hanggang ngayon, sabi ko sa sarili ko, gusto ko ng, ano, kahit kunting kita na makadagdag sa income namin, kasi yung magda-dialysis po ay hindi basta-basta. Hindi siya basta-basta na budget na kailangan. So sa amin, okay lang na gumastos basta maging magaling si Papa. Malamin yun eh. Tapos, hanggang ngayon, ganun pa rin po. I hope so pa rin na gagaling siya. Stage 5 po siya. Daming bawal na pagkain. Sinubukan namin yung mga inaalok sa na mga gamot na sabing effective. Kahit gaano kamahal, ginagawa namin ang paraan. So, yung mga subscriber ko po dyan, maraming salamat. Kahit papano, kahit sabihin na pumapasok lang sa akin is sintabos. Hindi siya $1 sa isang araw. Hindi po ganon. Ginagawa ko pong libangan itong pagbablog ko para rin malibang yung sarili ko na hindi ako ma-depress o ma-stress. So sabi ko nga sa father ko, pagaling na siya kasi gusto ko, pag uwi ko, kaming dalawa magbablog. Sa kanya talaga tong channel na to eh. Ginawa ko to para sa kanya eh. Ginawa ko to kasi never pumasok sa isip ko na magbablog ako. That time, puyat ako lagi na sinasabi ko sarili ko, aabutin ko yung requirements nito para pag-uwi ko. Kaya lang umuwi ako, hindi ko pa rin naabot. Naabot ko na yung subscriber pero yung oras hindi pa. So, nang pumunta ako dito, mataba pa si Papa. Nung umuwi ako, yun na yung galing siya sa sakit. Nagkasikit siyang December, umuwi ako ng June last year. Doon ko na ano niya, yung katawan niya bumagsak talaga. Sobrang iyak ko noon. Nakita ko yung sobrang ano niya. Ayan po yung ano, blinag ko yon yung pag-surprise sa kanya. Hindi ko talaga ini-expect na ganun siya kaliit. Pero thank God kasi nandyan pa rin siya. Tapos nung ano, siguro si God na yung gumawa talaga ng paraan. Tapos, in-upload ko yon yung video ko na yun guys, hindi ko siya sineryoso. As in, parang gumawa lang talaga ako kasi yung pag-vlog hindi ko naman alam pag-edit-edit niyan eh.
So, nag-vlog lang ako, nag-English ako kahit hindi ko ano yung English talaga kasi yung ang ano ko lang maging proof ko dito na gusto kasi makita ng alaga ko dito yung minadaanan namin, ipakita ko daw sa kanya, pero gusto niya maintindihan. So, hindi naman tayo perfect, hindi naman ako nakapag-aral para ma-perfect ko yung sinasabi kong English. Basta yung katuwaan lang yung iba dun eh. So, yung mga basher ko naman, na about dun sa vlog ko na yun, na surprise to my family, sineryoso nila yung English ko, galit na galit sila. Hindi ko chine-check yung ano na yun, yung aking vlog na in-upload ko. After 3 days, chinik ko siya. My God, ang dami ng views. So, 3,000. First time ko nagkaroon ng 3,000 na views. Tuwan-tuwa ako. So, nung chinik ko yung tanghali yun, nung after ng 3 hours, check ko ulit, dumadagdag siya ng dumadagdag. So, tuwan-tuwa ako kasi, sabi ko, ganito pala yung pakiramdam pag nagbabiral yung video mo. Ganon. Pero wala talaga yung kaganda-gandang ano. Wala talagang magandang ano yun. Title. Hindi ako marunong maglagay ng thumbnail. Hindi ako marunong maglagay ng tags. Wala akong alam dyan. So, yun. Ang ginawa ko, chinik ko na ng chinik. As in, everyday ko chinichik. As in, views. Tapos, pag ano, bago ako bumalik dito galing bakasyon, under-review na ako. Under-review. So, sabi ko, naabot ko na yung, marami kasi akong binurang videos kasi nung hindi pa ako nagbablog lagi, mayroon ako mga kinuhang videos from YouTube. Bawal pala yun. So, pag yun ang kinuha mo, mahihirapan kang makapasok kay YouTube. So, pinag-delete ko yun. Marami ng views yun kasi palabas yun. Binayaran ko yung oras noon. Kasi pag nagbura ka ng videos, babayaran mo yung oras noon. So, binayaran ko. Pagdating ko dito, guys, yung views ng aking videos is 20,000 plus na. So, marami na yun. Kasi ano yun eh. 9 minutes yata or 11. Hindi ko na matandaan. So, under-review na ako. nung nandito na ako, last year, July, under-review ako. Nakapasok ako after 3 weeks yata. Yun, or 5 weeks. Ganon. Sabi ko, lumagpas ng birthday ko August eh. August 16 yata. Parang ganon something. Basta August yun, last year. Sus ko, tuwan-tuwa ako. So, hindi natin kailangan magpaganda ng bonggang-bongga sa vlog. Yung, siguro yung akma sa mga tao talaga. Ako guys, hindi ako nakapag-vlog lagi kasi hindi ako masyadong pwede mag-cellphone. Ngayon, wala kasi yung amo kaya nakapag-vlog ako. So, yun guys, yung alam mo dito sa puso mo na malinis yung ano mo, yung puso mo, malinis yung iniisip mo, malinis yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mo lang gawin. So, yun po, yung vlog na yun yung nagpa-monetize sa akin. Marami siyang bashir. Marami talaga siyang galit sa akin. Kasi, ang sabi nila sa akin, ibang-iba na daw yung ugali ko, nakapag-abroad lang ako. Hindi po. Hindi ako ganong tao, guys. Hindi ako ganong tao. Napakasimple kong tao. Marami nakakakilala sa akin na palatawa ako, pero deep inside, ang dami ditong ano. Ayoko lang talagang umiyak sa vlog ko kasi mapapagalitan ako. So, yun. Sabi ko doon sa ibang sinasagot ko doon sa vlog ko na yon, huwag nyo naman akong husgahan. Kasi, hindi nyo kilala ng personal. Ganito ako, ganito lang ako palatawa sa mga vlog ko dati. Pero, talagang, ginagawa ko talaga yon, makuha ko yon kasi ang inaano ko talaga. Sabi ko, first sahod ko, gusto ko talaga mapunta sa tama. Sa pangalawa, sa pangatlo, yun guys, yun lang talaga yung gusto ko. Sabi ko sa inyo, kung ako lang may pagpapalain ako, isishare ko yung blessings na to. Kaya lang, ito nga, nung
this March sana, makaka-uwi na ako. Sabi ko, focus na ako sa pagbablog. Magbabantay ako sa father ko kasi may sakit nga, di ba? Nagkaroon nito. So, hindi pa rin ako naka-uwi. Ngayon, ginagawa ko kung ano-ano na lang nabablog ko. Sabi ko sa pamilya ko, bigyan nila ako ng pang-vlog kasi hindi ako makagawa dito. So, guys, salamat po sa mahigit 2,800 na subscriber ko. Pasensya na po kayo kung minsan lang ako mag-vlog, pero dahil kasi po, ang dami ko talagang pinagdadaanan. Bigat-bigat po talaga ng dibdib ko. Kung sino man po nakakakilala sa akin na ganitong tao ako, salamat. Pero yung mga hindi nakakilala sa akin, huwag po kayong maghusga. Kasi po, yung paghuhusga natin sa kapwa natin, wala tayong maaani. Nakakasakit lang tayo ng damdamin. Pero sabi nga nila, yung pagbablog daw, dapat daw tanggapin yung mga good at bad na comments. Yun lang po. Kaya minsan, naisip ko, kahit gusto ko rin mag-share ng ibang videos, nagaano na ako eh, kasi stress ako ngayon. So, pag nakabasa pa ako na mga bad comments, lalo akong masasaktan. So, yun po. Yung mga ayaw po sa akin, buksan nyo po yung puso nyo. Mabait akong tao. Hindi po ako, hindi po ako plastic na tao. Pinasok ko tong pag-vlog na to dahil sa tatay kong may sakit. Papakita ko sa inyo pag nakuha ko na yung unang sahod ko. Lahat to para sa kanya. Lahat po ito. Kahit sino naman na mga anak, di ba? Kaya sana, bago tayo maghusga sa kapwa natin, lalo na kung hindi natin kilala ng personal yung tao, wag natin husgahan. Hindi lahat ng happy, hindi lahat ng masayahin, walang problema. Karamihan po ng masayahin, maraming problema. Sa amin, pagsubok lang po ito, guys. Pero promise, pag naabot ko yung malaking goal ko, hindi lang po ito para sa tatay ko. Willing po akong tumulong sa mga nangangailangan. In God's will. Hindi po ako bad, hindi po ako masungit, hindi po ako maldita. Hindi po ako ganun na mayabang, hindi po ako mayabang. Hindi po ako katulad nung iba na nakapag-abroad lang, nakalimot na sa pinagdaanan, hindi po. 6 years na po ako dito. Pero hindi po ako ganong tao. Makikita nyo ako dyan, nagsusuot pa rin ako ng dati kong mga sinusuot. Ganon pa rin po ako. Minsan ako na lang nahihiya sa mga tao kasi iba nang tingin sa akin. Pero hindi po ako ganon. Pamilya ko hindi ganong tao. Kung sino man po yung mapaghusga, sana bawas-bawasan nyo po. Kasi hindi po natutuwa si God dyan. Maging masaya tayo sa mga taong nakikita nating masaya. Maging masaya pa rin tayo kung may nakakaangat sa buhay. Kung mayroong nalulungkot, damayan natin. Huwag nating i-bash. Kung may nalulugmok, huwag nating ilugmok diretso. Tulungan nating makabangon. Kung mayroong naaapi, tulungan natin. Advice, huwag nating isiksik sa gilid ng kadiliman na halos wala na siyang makausap. Kasi yung depressed po at saka yung stress pag pinagsama, mahirap po. So, salamat po kung sino man nakapagtapos nitong aking video. Sana po ay mas lalo nyo kong makilala. Hindi po ako katulad ng sinasabi ng iba. Maraming salamat po sa patuloy na susubaybay sa aking mga videos. Hayaan nyo po at gagawan ko ng mga videos sa susunod kapag nasa Pinas ako. Promise, dami kong videos na gagawin para matuwa naman kaya. Maraming salamat po at sana nag-enjoy kayo sa vlog kong ito. Ngayon na naman ako nakapag-vlog eh. God bless. Don't forget po to share, subscribe, and the notification bell on my video. Bye!